Hello everyone, welcome to the Pechay Show Season 6. I'm your Kapechay Jan. And I'm your Kapeche Shari. In this show, we talk about anything and everything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe makulay ang buhay sa sinabawang Pechay. Hello! Hello! Kumusta? Okay lang maulan. Oo nga, alam mo parang nahihirapan akong mag-commute ngayon kasi dati kasi Oo lagi yung nga. nag-aangkas. Ay, shit. Dahil wala naman akong sasakyan at ang yung office ko parang walang malapit na mode of Oo nga, oo transportation. nga. 'Di ba? Oo So nga. nagre-rely ako sa angkas. Shit. Pero ngayon ang hirap dahil Oo nga, magkakapote napakamaulan. ka pa and everything. Oo nga. So ayun lang. Pag nag-grab ka ang mahal. True, sobra. So parang kaka-open pa lang ng ano, puro reklamo na agad. Parang nag-rant na agad tayo. Parang yung how's the weather lang, tapos biglang. Oo, parang, Diyos ko, ganyan. Hirap ng buhay. Oo, ang hirap ng buhay ngayon. Ikaw, buti ka pa work from Oo, home. Oo nga, buti na lang. Kaya nga, sana all. Kaso, meron din siyang mini anong downside? Downside kasi, oo. Dahil malamig yung panahon, tapos close basta nasa periphery ko lang yung bed. Oo. So minsan tinatamad ako. Oo. Actually, napansin ko din sa sarili ko yan. Pag nag-work ako sa bahay, nakahiga, parang, nakaslouch. Oo, tapos parang di ako productive. Tapos pag sa office, parang dahil wala akong choice. Oo nga. Kaya ba inimbento yung mga office? Baka nga, ganun. So, okay, paano ayun. Mo isi-segue ito sa topic natin? Sa topic natin ngayon. Dahil ikaw, lagi kang nasa bahay. Oh so, God. Lagi kang available. What the hell? Kay Jowa. Kahit sa mga days na may bisita. Diba? Ano ba topic natin ngayon? Tukol siya sa mga bisita nyo, diba? Makakatawa yung... Bakit? Ganun talaga sa ek. Ang corn pilit na pilit. Pinilit talaga. Dahil, yeah. Ano ba, tukos saan ba yung topic yes. natin? Ang topic natin today is regular sex. Talagang yun yes. Yung tawag natin. Oh, regular sex. Ano bang maganda? May maganda bang, may ibang, may term ba sila doon? Oh, like official term? Ano? Period sex. Ay, oo nga. Ay, mas maganda yung regular sex. Oh, sige. Diba? Sure. Sa kanila na yung period sex. Parang kasing, okay. Pwedeng iba yung meaning nun. Parang period, parang roleplay siya, period drama, gano'n. Oo ako. Nga, nung unang diba? Panahon. Sex nung unang oo. Panahon. At yung regular sex, parang walang ibang, ano. Oo. Yeah. So, ang topic natin for today is regular sex. Sex which kapag is, may regla. Oo. Wait lang, ang unang may tanong ako, dahil syempre ako din ako nire-regla. Oo nga. So, ikaw ang nasa hot seat ngayon. So, ako yung magtatanong okay. Sa'yo. Okay. How common is regla sex? I mean, kung iyaano mo, kung parang i-estimate mo, ganun, or parang base experience mo, madalas oh ba God. Siyang nangyayari? Like, for ano, ayun, yun. Madalas ba siya nangyayari? Feeling ko, depende sa circles mo. You know? Anong depende sa circle? Kung kasama ko yung barkada ko na puro ina, puro parents, hindi siya common, you know? Pero kapag, kumari nag-hangout ako kasama ng Pechay Nation, alam mo yun, common na common siya. Ah, okay. Ewan ko na sa personality din siguro. Or, well, siguro kasi kung like may asawa ka, or even jowa, tapos, lalo na kung vanilla kayo, siguro, yung ko kung offensive ba yung term na yun. Oo nga, no, parang, parang derogatory. Pag hindi ka sexually, para sa atin, pag hindi ka sexually adventurous, parang, hindi naman. But hindi. Pero, but you know, kanya-kanya yan. So, parang, hindi siya automatic na pag-uusapan ng couple. Ay kapag, like, meron ako na naging relationship before na yung sex life namin, ini-schedule namin around my regular schedule. Ay, bakit? Kasi, okay, guess. Di, akala ko around,
Akala ko parang pag may regla ka doon yung ginagawa. Animal. Hindi. So kapag alam ko magkakaroon ako sa gantong araw, titira na kami ng titira ng madami before kasi may prolonged period na wala. Oo. Tapos, excited ako kapag patapos na kasi like bukas or ilang araw magpwede na kayo mag-sex ulit. Parang ganon. Yun yung ano, maganda pag regular ka, di ba? Kasi may mga girls na regular. Oo nga eh. Ewan ko ba? So, ganon. But, meron din naman akong experience na G lang, ganon. Kapag meron and horny kami, shower sex. Ah, yung pinaka-easy and simple solution. Lalo may question na, ako. Lalo ay, sige, kung ano yun, kung mas madali yun kung hetero. Kasi, titi lang eh. Hindi niya kailang hawakan. Okay, may question ako. Kasi may friend ako dati, tinanong, ano, kasi hindi ko alam kung bakit, pero lahat ng naging roommates ko, babae. So, nung college, tapos parang pag meron sila, parang, ano, natsuchika nila sa akin na mas horny daw sila pag meron sila. Totoo ba yon? Well, at Speaking on behalf of myself. Oo. Ewan talaga? Ko, bakit? Iniisip ko. Para sabi nga nila, nag-i-imagine pa daw sila, ganun. Pag, parang nagpa-fantasize sila, ganun. Yeah, ewan ko. Feeling ko, twofold siya. Feeling ko, biological. Kasi yung lahat ng dugo namin, naka-focus dun sa area na yun eh. So, ako, I can attest na, yeah, mas madalas ma-horny or minsan intense na kapag meron. Intense? Yung feeling, craving. Pero nagtatranslate ba siya into, ano, sa performance, yung intense na feeling ganun? O pwede, parang, pwede naman, oo. Okay. Tapos yung other explanation ko, is, alam mo yung psychological thing na kapag hindi mo makuha, mas gusto mo. Oo. Parang feeling ko mixture siya nung dalawang yon, like hormones and dugo and masarap ang bawal. Ganun, feeling ko. But yeah, totoo siya. And marami na rin ako nakausap na girls na magpapatotoo mas, sa kanya. Oo, na mas ano, na horny sila. Okay, pag ba meron ka tapos parang nagpag-sex ka, iba ba yung feeling? Like may kaibahan ba? Mas madulas ba ganon? Or mas masakit ba? Di ba kasi may mga may dysmenorrhea pa ganon? Well, for sure, mas may additional wetness kasi doble-doble yung fluids doon. Okay. Tapos, in terms of sensation, well, in generally speaking, sex is sex. Sex pa rin yung pakiramdam. But, ano ko, parang may onting heaviness. I don't know kung yun yung tamang term, but feel mo pa rin na meron ka. So, I mean, hindi naman siya painful. And speaking of pain, sinabi mo nga dysmenorrhea. What if ganon? Di ba may mga... Oo, kasi painful menses, no? Oo. Actually, isa sa non-pharmaceutical remedies para maibsan yung sakit ng regla. Ay, sex? Oo, orgasms. So, either masturbate ka or have sex. Yeah. So, yun pala yun. Charot. Parang may i-advise na ako. So, diba? Parang friends ko na ano. Oo. Mas may dysmenorrhea ka? Okay, mag-jackal ka. okay. Yeah. Okay, may question ako. Kasi you've been in a heterosexual relationship at ngayon nasa isang nasa same-sex relationship ka. May ano ba? Anong kaibahan ng regla sex? Oo, sa regla sex. Bilang mahal ko yung jowa ko. Wait, ito muna. In terms muna of perspective, like, you mas straight, ano ba, pag nasa straight relationship ka ba, mas open ba, or mas ayaw nila sa regular sex, or
as compared to now na parang nasa ano ka, parang same-sex relationship. Sa ano, meron bang ganon na yung mga lalaki mas open sila sa, or mas ayaw nila ganon, or di ko masagot yan ng super sigurado ako. Oo. Kasi, feeling ko depende siya, no, sa tao. Oo, may, tsaka may factors. Like, ano yung sitwasyon? Oo. Minsan kasi, yung guy, pag super horny, walang pakialam eh. Tapos, may, may girls ba na nata-turn on? Ah, dahil doon? Oo, dahil doon. So, para mas gusto nilang gawin siya pag... Baka may fetish na gano'n, pero wala pa akong experience na gano'n. Okay. Kasi, isip nila, kung mag-shower sex para hindi messy, right? Mm-mm. So, andun na kayo, edi diretso ligo after. Diba? So, ganun. Di ko ma-compare kung may difference, but ngayon kasi, mas ako yung kumipigil. Kasi, parang, very, like, very, adventurous kami ng jowa ko, and very konti yung mga bagay na hindi kami handang i-explore. Pero, naglalagay ako ng limits. Like, kasi may amoy yun eh, you know? Oo, oo, oo. And, iki siya. So, iki para sa inyong dalawa? Oo, para sa akin in the sense na alam kong ayokong maamoy niya. Oo, parang conscious like, ka, ganon. Oo, so ganon. But, you know, dahil nga, tas minsan kung sabay pa kami, so, like, quadruple yung horniness. Oo. Ganon. So, minsan pag hindi kaya, toys yung gagamitin namin. Tapos, we would resort to non-penetrative sex na lang. Oo nga. Yeah. Para hindi messy pero masaya pa rin kami. Okay. So gets mo in ba? So in terms of like kung straight or kung sinong mas ano, wala talaga, parang depende talaga siya sa tao, depende sa sitwasyon, ganun. Depende kung may fetish. Pwede. Ka sa pwede kung sense, kasi wala yung experience ko with same sex is may feelings. So feeling ko hindi may baka may iba na ibang experience kasi hook up lang or some or you know fubu lang ganyan. So kasi with us parang kapag horny yung isa as much as possible and kaya ayaw naming ma-blue balls yung isa't isa. So parang nagiging mission ng each other na mapakam yung isa't isa. Okay. Alam mo yun pa. for the lack of a better word, para maparaos yung ganun. Okay. Wait lang. Kapag ba, may question ako, pag ba meron ka, mas mahirap bang ma-attain your orgasm or mas mabilis or wala? Parang it doesn't matter. Parang walang difference. Walang kaibahan? Para sa akin, oo. Okay. Ikaw ba kung straight ka? Alam ko mahirap siyang imaginein. Okay. Kung straight ako, gagawin mo ba siya? Depende siya kung gaano ko ka gusto. Oh, so yun, alam mo yun. Situational siya. Like, for example, siguro may... Okay, paano? Ako. Paano kung yung girl jowa mo? Gustong gusto niya, super horny siya. Mangingibabaw ba yung pandidiri mo? Dahil alam kong isa akong considerate, charot. Sa akong giving na tao. Feeling ko ano, open naman ako, hindi naman ako parang iyaw ganyan or open naman akong gawin siya. Siguro lang parang may mga modifications lang. Like, kunwari, dati kinakain ko yung pek-pek niya, pwedeng huwag mong inom ko yung dugo niya. Ganon, di ba? So, huwag muna. Parang, pero pwede naman siguro parang paglaruan yung clitoris niya, ganyan, dila-dilaan. Di ba, pwede naman yon? Carry ba yun? Or parang, di ba? Kasi malayo naman ba siya?
Anong malayo? Malayo ba siya dun sa... Hindi ko siya alam anatomy ng pekpek. I'm so sorry. So, san, malapit ba yung labasan ng dugo yung sa clitoris? Well, hindi naman dun lumalabas. Pero kasi, hindi mo... Parang hirap niyang iwasan na lang sa okay. isang small pero pwede pang parang hugasan area. Muna niya, ganyan. Oh, syempre, pwede na. May question ako. Kasi ito, hindi ko siya alam din yung pagregla. Tuloy-tuloy ba siya? Or nagpo-pause din? Nagpo-pause? Grabe ka na, parang gripo. Nga. So, kung parang may pause, baka pwedeng, ayun, paglaruan niya, ko yung part na yon na parang walang dugo, ganun. Although, syempre, may amoy siya, for sure, di ba? Yeah. May amoy. So, ayun lang. Pero, try naming iwasan yon. E di, penetration na lang, ganun. Hindi ko ma-imagine na. Ano ba siya? Wala namang health risk, di ba? May health risk ba? Like, sa babae and sa lalaki? I don't think so. Oo, wala naman. Oo, so, super yeah, safe siya. Wala siyang dahilan. Sabi nga nila, oh, di ba hindi pa siya nakakabuntes, hindi ka pa makakabuntes, gano'n. Parang natural. Hindi, ano, parang ano ay, yun, parang yun? Misconception siya. Ah, so pwede ka mabuntes? Mm-mm. Like, lalo na kung hindi mo sure kung pang ilang day, kasi merong time during menstruation na pwedeng ovulating ka pa rin. Gets. Yeah. So, pero oo, nung bata ako, akala ko din. Matic safe. Hindi yung panini. Oo, para sa amin mag-sex kayo pag nireregla kasi hindi siya mag-sex. Oo, pero so, yeah, pwede kang, possible siya. Baka mababa yung chance, pero possible siya. Possible, okay. Okay. So, napag-usapan natin yung, ano, yung mga external chemerot ng regla sex. Gusto ko namang malaman yung activity itself. Parang sa experience. Eh, yung tanong ko muna, na-experience mo na ba siya? Na-experience mo na siya, di ba? Oh. Okay. So, anong kaibahan ng regla sex sa regular sex? Regla and regular. parang pag inisip mo, parehas lang yun eh, no? Oo. Etymology. Well, siguro, sa besides dun sa sexual act, mas conscious ako kapag meron. Tapos, hindi lahat ng positions optimal. Okay, ano yung mga positions na yon? Okay, go. Elaborate. Well, pwede naman lahat kung wala kayong pakialam sa bed sheets nyo. Yung ganong considerations ba? But, kung gusto nyo clean and madaling i-wash off. Usually, yung nagawa ko is nakatayo either front-facing or doggy style. Nakatayo. Tapos, sa banyo. okay. Oo. Kasi wait lang, nga, pag ano, pumapasok yung edits, tapos siyempre nagka-trust siya, di ba? May dugo ba? Nakikita? Oh, makikita mo sa titi niya after. Ah, after. Pero hindi naman parang yung titi niya kulay red na gano'n. Oo. Hindi naman siya gano'n. Kasi ako yun yung imagination ko. Parang duguan na parang murder. Parang sinaksak ko murder. Oh. Ganyan. Tapos parang simal ka. Paglabas ng titi parang puro dugo. Gano'n. Like, nagbago talaga yung kulay niya. Plain red siya. Oo. Ayun, red talaga siya. Yun yung hindi. Baliw. Parang may trickles of blood lang. Grabe ka kasi naman. Kasi diba yung regla buo-buo siya? Tama ba? Hindi naman pa. Kasi, shit, ang dami ko talaga. Wala talaga akong alam sa mga... Di, pero may... Sabi kasi nung kapatid ko dati, parang... Well, may mga regla doon na parang buo-buo yung dugo. Oo, pero hindi naman yung literal na clumps of... yung parang... Wait. Liquid pa din. Ah, but okay. Minsan mas concentrated lang, minsan mas malabnaw. okay. So, gano'n siya ka-red? So, depende sa my concentration. My God, oo, depende sa tao. Depende sa style ng menstruation mo. Shit. Pag ba nilabasan yung lalaki, hindi, walang mens yung... My God, hindi naman siguro papasok. Grabe ka. Okay. Paano papasok? Backflow, ganun. Wala lang, parang curious lang ako. Kasi parang dati pa, ini-imagine ko na siya, paano kaya nagsasex yung ano, pag nagme-mens. At pag ba, ano? Pwede namang pwede mag-condom kung maarte kayo. Wala namang... Kaya. Pwede ba yung... Totoo ba yung sa pool na parang may mens tapos nagsasex sa pool? Parang may nakita akong ganon.
Oh. Posible ba yon? Ewan ko, hindi ko pa yun... Una sa lahat, kapag meron na, hindi ako nagpupunta sa pool. Oo. But, I don't know, hindi ko pa yun narinig or nabasa. Talaga? Saan mo na... Parang, ewan nakilala ko, ka? parang may nabasa ako or nagsabi sa akin dati na parang okay siyang gawin. Hindi ko lang alam kung totoo. Di ba baka kakalat yung dugo, ganun? Ewan ko, wala akong experience with that Baka lang at parang may all. murder na pala dun sa, ano. So, although, sabi kasi nila, pag meron ka, tas nagbabad ka, titigil daw temporarily. Yun Baka, nga. baka Oo, yun yung baka dahilan. yun. Oo. But ako, ayoko Baka kasing i-risk. Kasi paano kung bumulwak yung dugo tapos kitang-kita, di ba? Yeah. Okay. So ano pa yung ano mga ito mga kaibahan ng regular sex at regular sex? Yun, ako mas conscious ako. Tapos yung positions nga, tsaka kung saan. Well, ako lang yun. At baka preference lang yun. Kasi technically, kahit saan pwede naman. But yun nga, yung cleanup after is kino-consider ko. Tapos, ako, hindi ako nagpapa-finger and oral kapag meron kasi, you know. Kung na-conscious ka din. Oo. But, tapos yun, mas horny ka. Mas, ewan ko, mas ganadong-ganado kasi nga. Ewan ko, dahil siguro sa hormones. Oo nga. May ano ba? Parang, anong pro? May mga ganun ba? Pros and cons ng oh my God. Regla sex. Pros muna. Pro, siguro yung instant horniness. Oo. Minsan, ayaw mo pero gusto mo. I mean, mentally ayaw mo but yung katawan mo, hinihingi niya siya. Nakanap niya. Yeah. So, pwedeng pro yan, pwedeng cons. Pag inisip mo, no? Depends sa sitwasyon. Pros, kung hindi kayo mahilig mag bathroom sex, isa siyang dahilan para i-explore yon. Tapos, I think may certain level of familiarity and openness kayo dapat parehas para mag-engage in that activity. So, kung ginawa mo siya, it means you found that person na open sexually, you know. Cons, obviously, yung clean up and yung inconvenience na unlike regular sex, anytime, anywhere, pwede kayo maghubaran, you know. Pag meron ka, syempre, unless wala kayong pakialam sa ganung bagay, kailangan mo siyang i-consider. Tsaka tapos, mas, ano yung kayo, amoy. Parang mas may restrictions, tama ba? Oo, kasi like nga, yung galaw nyo, yung... Oo, kasi kailangan nyo i-consider yung positions, kung saan nyo gagawin, kailan nyo gagawin, tapos, syempre, kailangan nyo pang, well, yung girl, at least for me, maghuhugas muna ako, so hindi siya like, super spontaneous type of thing. Oo, na... Ayun, may, ano? Ano ba, best time ba na gawin siya? Like, mas okay sa umaga, ganun, or sa gabi? Wala, parang wala. Pag horny ka eh. So, walang, ano, walang, like, kunwari, mas, ano ba, yung pagre-regla ba, parang irregular ba yung flow niya? I mean, pwede bang mas mabilis yung daloy niya any time of the day? Ganun. Oo, iba-iba siya. An unpredictable shit. Kasi parang siya. Inisip ko, baka pag tapos lang ng kumain or nakainom ka ng tubig, mas mabilis siya, ganyan. Kasi diba, naalala ko, meron pa yung parang pinapainom pa ng coke para mabilis oo, daw. Oo, ewan totoo ko. Totoo ba yung mga ganyan? Alam mo, buong buhay ko naniniwala ako doon. Hindi ko diba? Lang alam yung explanation. Oo. Sabi nila, pa-marketing ploy lang yun ng coke. Coke or beer nga eh. Oo, totoo ba yun? Oo, nung high school ako, naririnig ko sa mga pinsan, sa mga kamag-anak, inom kang coke para agad matapos kasi lalakas yung flow, sabi. So, mas mabilis daw lumabas. So, lagi ko siyang ginagawa. Hindi ko naman alam kung umeepekto. Alam mo yon. Tapos, nag-college ako, sabi naman ng mga naging klase ko, beer daw. So, pag meron kami, iinom kami. Hindi ko naman alam kung effective ba siya. Effective Although siya. Kasi kapag umiinom ka, lagi kang umiihi. Ewan ko kung related doon yung hindi ka umiihi? Explain. Palagi kang umiihi pag umiinom ka, like ng beer.
So, I don't know kung may scientific basis yung mga yon o may noong unang panahon may uminom ng coke tapos nagkataon bumilis yung dugo niya tapos ginawa na nilang kaya nga may rule. hypothesis Like, na sila sino na. ba yung source? Like, original source nung kasabihan na yon, di ba? Kaya mga lola, di ba? Parang mga matatanda, sila pa yung mga ewan nagsasabi. Ko. Pero alam mo, paminsan-minsan, hanggang ngayon, kapag meron ako, bibili pa rin ako ng coke. Ng coke? Just in Siya case. Talagang, oo. Oo, pero gusto ko alam pa mo, siya. parang wala. If I think about it, parang Oo. ganun pa rin naman kung Ganun inom pa ako din. o hindi. Oo. Pero nasanay ka na, so parang ginagawa mo na siya. Oo, para siyang ewan. Ewan Shit. ko. Is free will. Charot, biglang naging tungkol sa free will yung ano. So bago tayo pumunta sa susunod na question ko about our topic, maglaro muna tayo. Sure. Okay, so ang Anong game game? natin for this episode is Kill, Fuck, Marry. Tama ba? Kill, Fuck, Fuck, Marry. Fuck, Marry, Kill. Ay, Fuck, Marry, Kill pa. Yun, Fuck, Marry, Kill. So, Petchay version. So, yung Yeah. sa atin, parang may categories tayo. Like, mga political figures, celebrities, tapos pipili tayo kung sino yung fa-fuck, kikil, at saka i-marry natin. Take turns okay. na lang tayo. Oo, ready ka na. Ano yung first category? Yung first category natin, political figures. Okay. So, pwedeng patayin na sila, ganon. Sure. So, sino mauna? Mauna na ako. Okay, sige. Yes, sinong... Sa political figure, sinong ipa-fuck, marry, kill mo sa mga to? Number one, Bill Clinton. Chat? Parang... number two, malibog naman talaga si Bill. Oo, ngayon nga eh. Number two, si Justin Trudeau. Shit! Oh my gosh. And number three, si Che Guevara. OMG. Feel ko ipa-fuck ko si Che Guevara. Para lang masabi kong na-fuck na-fuck mo siya. Si Chege. Oo. Fairness, true. Feel ko hindi siya marrying kind. Kasi mga... Oo, Diyos ko, guerrilla. Oo, yung mga komunista, hindi sila marrying kind. Kasi para masyado silang... Oo, sa kanilang busy sa mga... Oo nga, busy oo, sila. Diba? So, hindi ko siya i-marry. So, fuck lang siya. Para lang, okay. Parang achievement siya. Ganun. Si Bill Clinton tsaka si Justin Trudeau. Oo. Sinong papatayin mo? Feel ko sinong... na lang si Bill Clinton kasi feel ko gamit na siya, parang may scandal na. Saka ako. Parang kadiwi siya, no? Oo, di ba? Kill na lang siya. Okay. Baka ano pa, ipapatay pa ako ni Hillary. Oo nga. Una ko na ipapapatay yung asawa niya. Charot. Okay, at syempre, imemeri ko na lang si Justin Trudeau kasi... Mm-mm. I mean, feeling ko si Justin Trudeau, although feeling ko na parang boring siya sa kama, although di natin oo, din sure yon. Minsan, di mo sure yan. Parang feeling ko lang... Maalaga stable siya. Oo. Stable siyang tao. Nagbabayad siyang taxes. Oo. Oo. Kumbaga parang, wala lang, ganun. Parang feeling ko lang good boy siya, ganyan. Pero malay natin, oo, di ba? Oo nga. Pero yun. Pagkakang tao lang pala. Okay. Okay. Ako, ito yung sa'yo. Sinong ifa-fuck, kill, and marry mo? Kim Jong-un? Donald Trump? Dain na. Kasi Bongbong Marcos. Oh my God. Oh. Shit. Wait. Okay, papatayin ko si Trump. Kasi first of all, no. Hindi ko nga yung sikmurain. Feeling ko, alam mo yung zombie sa Resident Evil, yung sobrang taba. Tapos, yung may blob. Parang ganun yung skin niya, feeling ko. No offense. Mm-mm. No offense. Kill ko yung shit. Good. Fa-fuck ko na lang si Kim Jong-un. Para masabi ko na na-fuck akong North Korean dictator. Di ba? Maganda siyang resume sa resume ko. Bagay. Pakasalan ko na lang si Bongbong. Feeling ko ako din. Feeling ko ganun din. Ganun din yung sa'yo. Oo, pero ayaw ko ba dun sa akin? Ganun ka din ba? Ikikill mo din si Clinton. Feeling ko, ganun din yung sa akin. Kasi diri factor. Okay. So, celebrities. Next category is celebrities. Shit, feeling ko, medyo alam ko na yung... Sinasaming ko? Oo. Okay, let's Kate see. Kate Blanchett? Hindi. Wait, ma muna ka. Sige, go. Ako muna.
Kate Blanchett, Mm. si Annabelle Rama, or si Viola Davis. Bakit? Si Annabelle Rama. Okay, papatayin ko si... Sino? Papatayin ko si Annabelle Rama. Kasi, pinagulahin kami mag-aaway. Or aawayin niya yung pamilya ko. Alam mo yon. Yung, kasi sinong, ewan ko, at some point, kahit sinong related sa akin, aawayin niya. Tapos, malalaman na buong Pilipinas. Okay, so, ifa-fuck ko si Kate kasi obviously, gay icon siya. If you don't know, like, lesbian icon siya. Na, parang, Josh, isa siya sa mga iconic celebrities. So, imemarry mo si Viola? Oo, kasi. Bakit? Blossoming yung career niya. So, syempre, piggyback ako dun sa Hollywood fame and, you know. You know, pangarap natin na may sugar daddy or sugar mom. Ako naman, parang feeling ko natatakot ako sa kanya. Feeling ko kasi parang... Okay lang, kaya kong mag... Ayaw maging slave niya. Ako medyo torn, pero syempre, feel ko din si... Kasi baka maging Annabelle siya yung horror na manika. Hindi, nakakatakot kasi si Annabelle Rama. Oo, although alam natin parang lovable siya minsan. Pero okay. Nakatawa siya, diba? Oo, funny siya kung hindi ka related sa kanya. Oo, pero nakatakot kasi siya. So baka araw-araw nga mag-away din. True. Si Kate Blanchett. Meron. Kasi sinagot ko, no? Pero di ko alam kung i-marry ko sila or i-kill. Kala ko bang kill mo si... Oo, parang inisip mo si gusto mong makasama long term. Nga parang mas exciting kasama si Viola. Diba? Kung natatakot talaga ako sa kanya. Medyo kasi sa mga roles niya na pinapanood. Oo, parang siya naman pumapatay ng... Oo, tsaka yung acting niya, diba parang... Parang lagi siyang mastermind. Oo, yung How to Get Away with Murder. Ayun, lalo na yun, diba? So, okay. Ayun. Ikaw. Ay, ako na pala. Okay. Ay, wait lang, nakabalik ka. Okay lang. Sa celebrities na to, sino ang fuck, marry, kill mo? Okay. Oprah Winfrey. 50 Cent. O si Ben Affleck. Okay. Feeling ko, ikikill ko si 50 Cent. Kasi feeling ko, kung isa-sex ko siya, ako yung mamamatay. Feeling ko kasi laki ng ano oo niya. Nga. Parang feeling ko yung intestine ko parang mahihila palabas. Oo nga. Oh, diba? Possible. So, ikikill ko na lang siya. So, I mean, mahal ko yung love yourself. Feeling ko, ako si Ben Affleck. Mm. Kasi, ewan ko, parang hindi ko alam, maraming tao na super attracted kay Ben Affleck. Oo, oh, sa akin wala siyang dating. Oo. Parang ako, parang... Pa siyang rectangle. Sa akin, parang siyang... ano, ulam na gusto kong tikman, pero ay, nene. Yung, hindi ko ibabalot pa uwi. Alam mo yun, kung, parang, okay, sige. Kung hindi ako ulam, masasayangan pag may tira-tira. Alam mo yon parang kung, okay sa inyo na, ganun. Kung ulam siya, para sa akin, can good siya na, na maganda na may nakastock sa pantry mo. Pero kung gusto mo na, ng... May preservatives, ganun. Oo, pero hindi siya kasing sarap nung bagong luto na homemade. Oo, ganun siya. Para siya ang Vienna sausage in can. Oo, talaga, hindi din ako ganun trip na dilibugan. At siya kasi Oprah yung pakasalan ko. Kasi, oo, parang alert. Given na yon no? Oo, parang mukha tayong pera talaga. Yung purpose ng marriage, ba't ka magpapakasal kung... Oo, ka. Yun lang naman tayo. True. Okay, ako naman. So, yung next category na... Ay, wait lang. Ikaw din ba ganun yung... Oo, parehas tayo. Okay, sige. Ikaw din ba ganun yung... Takot kay 50 Cent. Oo. Although, kinoconsider ko siyang ifa kasi 50 Cent. Kasi pwede, ko, di ba? Wild siya, oo. Although, parang... Parang, alam mo, ngayon mga kinoconsider kong ifa, yung mga maganda sa portfolio ko. True. Ng fuck portfolio. Parang shareable sa Facebook, tapos parang marami magla-like. Nag-sex kami ni ganito. Di ba? Oo nga. Okay. Next category, mga tao sa paligid. Ito yung mga tao na nakasalmuhan. Na, in na, real life, oh, possibly, hindi parang, daily. Hindi sila, ano, proper noun. Number one, yung security guard nyo kanina. May security guard yung building nyo? Bakit kanina?
Kasi di ko nag-iiba, baka may shifting ganyan. Di ba kasi baka mas gwapo yung day shift. So yung day shift. Oo, so yung kanina. Normal. Okay. Basta yung kanina, ikaw, alam oh, mo. Sige, sige. Yung what? Boss mo or manager, di ko alam. Mm-hmm. Kung yung manager na. Basta yung superior mo. Mm-hmm. Or yung landlord nyo. May landlord ba kayo? Or owner ng unit? Meron. Okay. Shit. Mga exciting. Pa-fuck ko na lang yung guard para masabi ko na parang fun siya, no? Na parang fun thing siya na i-share sa friends. Oo. Dahil doon, shit. Mayaman ba yung boss ko? alam ko na. Papatayin ko yung boss ko. Kasi, bakit? Si boss ko siya eh. Parang, siya yung dahilan kung bakit pagod ako. So, para matapos na lahat ng paghihirap, patayin mo na lang siya. Tapos, kasi yung may-ari nung apartment namin, mayaman siya. Like, for real. Okay. Yeah, for real, yeah. For real. So, kakabit na lang ako. Marami na siyang kabit, but who cares? Okay. Okay. Piling ko ganun din ako. Okay, para sa akin. Para talaga. Mga mukhang pera. Priority yung pera. Oo. Di ba? Anhin mo yung masaya na marriage kung wala kayong pera. Walang pwede yung happiness kayo, in life. Oo, di ba? Anhin mo yung parang pareho kayo ng personality, pareho kayo ng Kung malungkot kayo, mayaman ka. Mag-travel ka na lang, bili ka ng things. Or parang ano, bad example ang putak. Din man yung alam. Okay, ako naman. Sino yung ifa-fuck, marry, kill mo sa mga to? One, yung garbage collector nyo. Uy, alam mo, ang gugapo ng garbage collector dito. Hindi siya mga garbage collector. Okay, so okay, yun. Easy answer. Okay. Number two, yung mga nagbabantay sa computer shop. Ang tagal ko nang hinas. Ako din, pero alalahin mo na lang yung last time ka nag-computer shop. Tapos yung bantay doon. Alam mo yun, yung naglalaro lang, tapos may trabaho lang siya kapag magpapaprint ka. Ay, sige. Ay, Diyos ko lang. Okay. Number three, conductor ng bus. Okay. Feeling ko, papatayin ko yung nagbabantay ng computer. Oo, okay. Nga, parang sketchy. Bakit? Siya. Kasi, ang tagal niyang mag-print. Tapos, hindi siya marunong. Parang, gusto mong... alam mo, parang ako pa yung nag-aayos. Ganito po, para full screen, ganun. Tapusin na lang natin yung paghihirap mo. Diba? Parang... Tulungan na kita. Oo, tulungan na kita. Okay. Ipapako yung conductor. Gusto ko sa bus. Dapat sa bus. Ayoko nga, moving bus, ha? Oo. Gusto moving ko na parang i-seduce ko siya habang tuloy yung mga ano, tapos parang nalandiin ko siya sa bus. At ipapasa lang ko yung ano namin, yung garbage collector. Gwapo siya? Oo, gwapo siya. I mean, alam ko na garbage collector lang siya, pero tutulungan ko siya. Baliktad. Magkaroon ng career. Malay mo, umaman siya. Di ba parang may artista siya. Garbage collector to, pero gwapo siya. Di ba nagpa-viral yung mga ganun? Discover mo siya, di ba? Ikaw yung manager. Oo, parang gagawin kitang artista. Iyayaman din ako. Well, medyo parehas tayo, pero torn ako sa garbage collector and bus conductor. Kasi parehas... May different bus ka. No, hindi. Kasi parang parehas silang fun things na masex. Oo. Tapos, parehas silang worthy pakasalan kasi dissenting paghahanap buhay yung ginagawa nila. Oo, diba? And alam mong hardworking sila. Oo. And nakakatulong sila sa bansa. Yes, may contribution so, naman sila. So, yun sa akin. TBD. Depende sa itsura siguro. Depende sa itsura. So, okay. Parang dahil equal sila. Walang pera. Parang silang walang itsura pera. Itsura na lang. True? Siya na baka shallow natin. Parang yeah. Well, magkukunwari pa ba tayo Kaya at this nga, point? Parang huwag na tayong magbulahan. Okay. Next naman category natin, historical figure. Okay. So, ito yung mga kahit patay na. Oh, for sure. Historical figure eh. Oo. Number one, Hitler. Parang, okay. Okay. Ay, meron ka din. Okay. Number two, Osama Bin Laden.
Number three, si Jeffrey Dahmer. Ay, hey, katiri ka. Hindi, si ano, si yung, sa, hindi pala yon yung, sino yung ano, yung mga babae yung pinapatay niya? Si Jeffrey Dahmer pala, mga, yung sikat, na gwapo. Serial killer ito eh. Kaya nga, may isa pang serial killer nasa Netflix. Ano pangalan nun? Yung sikat din. Ay, yung kay Zac Ted Efron. Bundy. Oo, Ted Bundy. Ayun, si Ted Bundy. Na. Wait, so sino? Ted, Hitler, Osama Bin Laden, Ted Bundy. My God. Siya natakot tuloy ako. Babiglang na dito may serial killer dito. Okay. Shit. I mean, evil kasi sila. So, hindi ko alam sino yung evilest. Na, like, kukwestiyonin ko ba yung moralidad ko sa sagot ko. I mean, maraming tao na gustong mag, like, kapag may tinan, may tao ka, may nag-survey ka ng mga tao, if you had powers to time travel, ano gagawin mo? Maraming sasagot na babalik sila to kill Hitler. Hitler, oo. So, yun ba yung sayo? Oo, para safe. Okay. Para walang controversy. Okay. Papatayin ko si Hitler. Fine. Okay. Ay, shit, wait. mayaman ba si Bin Laden? Uy, oo. Diba? Pag-alabing Saudi pips. Oh, shit. Okay, so may unhappy marriage is fine with okay. Bin Laden. Medyo iba tayo dito. Although, gusto ko rin pakasalan si Ted Bundy kasi curious ako sa shit, ako. Intimate personality niya. Okay. Hindi lang dahil pogi siya. Okay, sige. Si Ted okay. Bundy na lang papakasalan ko. Shit. Tapos, one night stand lang na mabilis kay Bin Laden. Okay, sobrang iba tayo dito. Para ba sabi ko, nag-sex ako ng terorista. Kaya nga. Ikaw. Ay, actually, may okay. Ako, if a fuck ko si Osama Bin Laden din. Parang gusto ko lang matry. Kasi gusto parang isang one-night stand lang siya. Kasi baka... Maraming bigot, a beard. Hindi, tsaka biglang baka i-attack doon. I-drone strike yung bahay niya. Mamatay din ako. So, that isang... Oo, sa, di ba? Mabilis. Yun yung ano, condition. Quickie. Oo, that mabilis lang. Mabilis lang. I-kill ko si Ted Bundy. Natatakot ako na ano, na yung asawa ko ay ano, serial killer. Na alam mo, no? Oo, na alam ko na... Pero kung pinakasalan ka niya, hindi ka ba exception? Or kasama ba yun sa Stockholm syndrome? Kahit na, parang... pili ko parang... Hindi ka makatulog ng... Oo, Diyos ko, baka ano, hindi niya masatisfied. Baka, or baka pagising ko parang may bangkay sa tabi ko, parang, oh my God. Ganun. Okay. At, pakakasalan ko si Hitler dahil gusto ko na nandun ako pag nililitis siya. Tapos parang ako yung house sikat na housewife na parang ay, oh mga, yung mga camera nakatutok sa akin. Parang umiiyak. Meron na bang ganun nun? Wala pang ganun nun. Hindi ko alam. Eh. Pero feeling ko parang magiging ano ako. Parang sikat ka din. Nasa storybooks ka din. Oo, oh, diba? Ay, parang the wife. Yoko Ono po. Feeling ko pag nagsusurvive ako, syempre di wala namang ginawang crime. Parang but by association, boy, like, hindi ba pinatay yung pamilya niya? Oh, pero syempre may investigation. Para I'm sure, ano naman ako, parang... Okay, okay, sige, sige, follow up, question. Oh, go. So, asawa mo si Hitler. Hindi, kasi usually yung mga women behind political figures and historical figures, may sila role sila ano? Eh. Minsan, shit. Dahil babae sila, hindi sila technically pwedeng mag-hold ng power. Oo. But, sila yung influencer behind... You know, the kings and the pharaohs and shit. So, ikaw ba, magiging passive ka kung nandun ka sa position na yon na pwede mong baguhin yung course of history? Feeling makikialam ka ba? Kasi mahilig ka sa ganyan eh. OMG, it's a hard question. Kasi, hindi pa ko makikialam ako. Okay, pareho, sisikat ako pareho. Oh, either so, way. Talaga yung ano. Hindi man lang parang kasi it's the right thing to do. Parang inisip ko, pareho akong sisikat. Siguro parang ano, sasabing, parang, oy, parang medyo masama na yan. Ganun lang. Ganun. Oy, wag na. Or siguro pwedeng ako yung ganun na parang, oy, ano na, wag na. Parang ganun. Medyo influence ko siya pero in a more subtle way. Hindi ko siya kukontrahin talaga na parang, feeling ko kasi ako yung klase ng asawa na I mean, hindi ko ito tolerate yung masamang ginagawa mo. Pero, I want to make you feel na parang nandito ako sa tabi mo.
pero sasabihin ko pa rin sa'yo na mali yung ginagawa mo. Pero at the same time, may role pa din kasi ako ng asawa mo. Alam mo yun, parang mahalaga pa din sa akin yun. Hindi kasi ako yung parang, I mean, selfish na asawa na isipin ko lang iligtas yung sarili ko. Alam mo yun, na alam ko yung asawa ko ganito, parang mamatay tao siya, genocide, pinatay niya, ang dami niya pinatay. As a human being, alam kong mali siya. But pero, as a wife, mahal mo ba siya? Oo, di ba? As a wife, may duty din ako. So wait, so sa marriage na to, may feelings ka? Oh, yung kanina, ginagamit mo lang sila sa pera? Oo, ito. Shit, bigla kay Hitler may feelings. Feeling ko ganun. Hindi ko alam kung ba't ganun ako. Parang feeling ko yung mga evil na tao sa mundo, kulang lang sila sa pagmamahal. So parang okay, kailangan ka mahalin. Pero kung may pera sila, parang ako yung mas mamahalin better, nila. Oo. Pero kung ano yun, so baka kung minahal ko siya, baka magbago siya. Pero yun. Okay. So, siya yung iaano ko. Pero kung di ko yun ma-achieve, at least I'm Hitler's wife. Diba? Parang may ganun notoriety at sa mga libro ka. Channel. Oo, madami akong subscriber ka agad. Hi guys, I'm ano, the Hitler's wife. Hitler. Oo, 'di ba? Followers ka agad. Parang subscriber. But no, nung panahon nila 'to eh. So feeling ko pa, na masulat ka lang sa books. At least yung mga anak ko, parang ano sila. Hi guys, I'm Hitler's grandson. Oo, 'di ba? So parang may future na sila, hindi pa man sila pinapanganak. 'Di ba? Hey, anong klaseng tao tayo? So may insurance na sila. Tapos, okay, talagang vlogger sila. Vlogger talaga yung career. Okay, ito yung sa akin. Anong, okay, sinong fuck, marry, kill mo dito? Gusto ko pa lang tuloy si Hitler. Kasi may Hitler. Okay, fine. Ito. Okay. Hitler. Oo. Si Jesus. Jesus? Jesus Christ. Okay. O si Caligula. OMG. Ano ba yon? Emperor? Ganon? Nang Rome. Kung alam kung ba't siya sikat. Sikat si Caligula pinatay, sa common people dahil siya yung nag-hold ng orgies sa palace ng Rome. And like, sex addict siya basically in modern terms. Parang may movie na ganun, di ba? But kasi dun lang nag-focus yung mga tao. Meron din naman siyang relevant historical contributions. Well, okay. Kung ito yung choices, medyo mag-iiba yung sagot ko kay Hitler. Si Hitler wait, may sabihin ako, baka sakaling maka-apekto to sa decision mo. So si Caligula, grabe yung pinagdaanan niya nung bata siya. Inabuso ba siya? Ganun? So si Caligula kasi, nung bata siya, yung tatay niya, top general sa Rome, siya dapat yung magiging next emperor. Pero pinatay siya kasi may political enemy na gustong siya yung maging emperor. So, pinatay yung tatay niya, no? Tapos, yung nanay niya, at lahat sila, buong pamilya niya, kinulong. Shit. So, may rough yung childhood niya. Sobra. Ganun. Tapos, nung tamang edad na siya, yung current emperor, kinuha siya, dinala siya sa malayong secluded island. Tapos, dun siya, like, parang house arrest type level. Tapos ginugroom siya to be the next emperor kasi walang heir yung emperor. But tandaan mo, yung emperor na to, siya yung nagpapatay sa tatay niya and nagkulong sa pamilya niya. Tapos eto pa, in-expose siya at like maybe 16 years old siya, ganyan, in-expose siya sa orgies. Tapos kasama siya, tapos pinapanood siya ng emperor. Yung orgies ba? Puro lalaki or puro babae? Hindi. Or babae lalaki, ganun? Oo. So, at a young age, na-expose siya sa ganung kamunduhan. Okay. Tapos biglang, siya na yung emperor. So, noona maayos siya. Tapos biglang nagkasakit siya sa brain. Tapos, ayun. So, nagkasakit sa brain as in nabaliw? Hindi, brain hindi mental, parang physiological. Okay. But after that, nagkaroon ng psychological effects. Like, yung tawag sa kanya, Mad Emperor. So, kahit na sobrang sama ng mga ginawa niya, para sa akin, kung nag-therapy siya, ma-unpack lahat kung bakit. Like, grabe yung childhood niya. Ayan. So, ayun. Ewan ko kung may effect yun sa sagot mo. Okay. Ang ifa-fuck ko siya. Si Caligula. Yeah. Oo. Kasi, charming siya eh. Parang
pinag-iisipan kung i-marry ko ba siya or fa-fuck, pero may mas nangibabaw yung personal interest ko. Sa kanya? Oo. I mean, mas nangibabaw yung ano ko, yung basta mamaya. Ifa-fuck ko siya kasi yun nga, parang gusto ma-try yung mga orgies. Romance. Oo. Oo, ganun. Gusto ma-try. Kung, syempre mga romance yun, mga masasarap. Ano? Diba? So, ifa-fuck ko siya. Ikikil ko dito si Hitler kasi imamarry ko si Jesus kasi feeling ko mas mataas yung popularity niya. Oo, popularity ko pag si Jesus. Diba, isipin mo parang ako yung wife ni Jesus Christ. Or husband. Diba? So parang talagang self-interest. So mas pinili ko yung okay. Future naman maging ano ko. True. Ikaw. Shit, feel ko imamarry mo si Caligula kasi parang in love ko sa kanya. Papatayin ko si Hitler. Huwag kayong magalit sa akin, guys. Papa ko si Jesus kasi yung may ab siya. Oo. Okay. Papasalan ko si Caligula okay, kasi interesado ko sa kwento niya. Oo, yun lang. Yun. Misal parang drawn ka sa mga ganon. Although, may experiences na kasi ako na yung jowa ko ay may psychological issues. Ay, oo. At parang nakaka-stress. Alam, parang fun siya sa umpisa kasi parang... I know. Oo nga. Diba? So, well, medyo... Mamamatay okay, naman siya agad kasi addict siya sa alak, sa drugs. Magiging emperor ka, ay magiging empress ka ba ng... Empress, oo. Hindi, pag namatay siya, mawawalan na sa akin yung posisyon. Shit. Like, yeah, ganun yun eh. Yun nga, parang pangit. Hindi, parang kasi exciting. Parang, what is exciting yung marriage? For a while, parang may power ka, tapos biglang aalisin sa'yo, tapos papatayin ka nila. Wala lang. Parang pa siyang video game. Speaking of video games... Speaking of video games, yung last category natin, mga video game characters. Okay, ako muna. Number one, si Crash Bandicoot. Kilala mo ba yun? Oo, nilalaro namin ngayon. Oo. Si Crash, di ba may four na, Crash Bandicoot? Oo, yun yung nilalaro. Ang hirap. Oo. Ay, mahirap siya? Ewan ko, hindi. Parang mas madaling kontrolin yung old school. Okay. Yung mayor of Mineral Town, si Mayor Thomas. At si Barbara ng Genshin Impact. Oh my God, K-pop. Tumatak siya sa akin. Kasi yung talaga, Go Barbara Go. Go Barbara Go! Go Barbara Go! Kasi ang cute niya pag sinasabi niya yun. Oo. Ginagamit ko kasi siya pag gusto kong i-heal yung mga character. Healer kasi ko. Siya, duh. O kung naglalakad lang kami, tapos parang gusto ko laging puno yung HP nila. So parang pagkaganayin ko lang yung ano skill niya. Pero lagi niya sinasabi, Go Barbara Go! Parang natakot ako pag sinasabi niya yun. So, sino yung kill fuck meron mo sa kanya? Shit, paano ba mag-sex ang mga bandicoot? Shit, aso yun, di ba? Ewan ko. May Google ko nga. Bandicoot ba? Ano? Hayop yun? Hayop yun. Oh, di ko alam. Bandicoot animal. Para siyang rodent na parang daga. Daga. So, papatayin ko na lang si Crash. Kasi hindi ako into animal sex. Baka yung bagong strain ng COVID dahil sa akin, di ba? Tapos, masyado kasing mukhang vanilla si Barbara eh. Tapos, tapos ano pa siya? Madre siya eh, in training eh. Ah, madre ba siya? Oo, sa church siya nag-work, tapos maid siya. Alam mo, nung naglaro ang Genshin Impact, walang background yung mga heroes na nakuha ko. Parang... Meron, hindi mo lang siya nilaro enough to find out their story ni Ma. Lahat sila may background. Kahit, kahit yung NPC may kwento eh. Kaya pala si ano, yung apoy, si Diluc ba? Ay, oo. Kaya pala si Diluc parang... Galit sa Fabo. Talagang... Oo, pero kasama ko siya. Alam mo yun, parang ang weird na hindi tugma yung kwento. Sa ginagawa niya. Alam dati siyang captain sa Knights of Abonius. Kaso may nangyari, pinatay nila yung tatay niya. Blah, blah, blah. So, ganun. So, shit. Ihihil ka naman ni Barbara. On the other hand, mayor kasi siya, si ano eh. Yun nga. So, may power. So, talagang drone sa power at pera. Oo. Although, parang si Mayor Thomas, kasi feeling ko siya yung klase ng mayor na dedicated sa trabaho. Tapos parang uuwi lang siya. Oo nga. Sa'yo, wala di kayo magsa-sex or parang ano ka lang sa kanya, parang ikaw yung home. Pagluluto ko siya, ganun. Oo, ganun ka lang sa kanya. Sige. Papakasalan ko na lang si Mayor kasi
mayor siya. Yun pa rin, wala talagang ano. Kasi parang interesting mabuhay sa isang pixelated na mundo. Oo. Tapos gusto mo mag-adventure-adventure sa Mineral Town. Alam mo yun, yung mahanap ka ng random things sa pag naglalakad ka, mag-fishing ka. Pag binubuhat mo nakataas gano'n sa kamay. Pa-fuck ko na lang si Barbara kasi parang wala pa sa resume ko na pinafuck kang may pinaka kong sobrang bait na kasi addict siyang mag-serve ng others. Wala pa akong ganun eh. Kahit isa lang. Siya, baka nang sobrang papaligayahin ka niya. Siguro. Tapos gagawin pa niya ako ng milk tea after. Gumagawa siya milk tea? Oo. Dun sa hangout quest niya, bibigyan ka niya ng milk tea. Shit. Ikaw, ang sagot mo dun sa mga yun? Barbara. Crash Bandicoot. Nimali ka talaga. Siya kasi. Mayor of Mineral Town. Feeling ko. Curious lang ako kung paano makipag-sex sa daga. Kill Crush? Oo. So, siya yung muna lang yung iba pa. Curious lang ako. Okay, baka sumabog siya pag finakin mo siya. Kasi. Okay, anyway. Although, may pants siya. Hindi ko alam kung bakit. Oo nga, ba't may pants siya? Tapos nakatayo siya, di ba? Oo. So, okay. Tapos pag umikot siya, parang... Kasi ang tangkad mo eh. So, like, yun nga. Di kayo proportion, pero bala ka na doon. Curious lang ako. Oo. Ang feeling ng ma-fuck yung daga. Okay. Kikil ko si Barbara. Eh, healer siya eh. Oo nga. I mean, ang cute kasi nga, yung go Barbara, oo, go. Nga. Gusto talaga yun. Tapos parang pag sinasabi niya, parang yumuyug-yug siya. Yun yung talaga na yung talagang tumatak sa akin. Go Barbara, go. Parang siya yung napaka-perky niya. Oo. Kasi parang, K-pop ako yung klase siya. Na tao na pag wala ako sa mood, tapos ang perky mo, parang gusto ko itang suntokin. Oo. Alam mo yun, parang ayoko ng mga tao masyadong optimistic na parang parang lahat na lang positive. Alam mo yun, parang pag malungkot ako, baka, it's okay. Ganun siya. Uh-oh. Parang feeling ko, mapapatay ko lang din siya kung imemeri ko siya. Oh my so, mapapatay God. Ko na lang siya. At imemeri ko din si Mayor kasi... gusto ko i-plot namin yung pagpatay namin dun sa may-ari ng character. Farm. Oo. Tapos parang ako yung mag-aari ng farm. Oh, may plot twist yung harvest mo. Para may ano pala. So, okay. Yun. Okay. Okay. So, ito, yung sa akin muna. Ay, oo nga pala. Sinong fa-fuck, marry, kill mo dito? Okay. Narealize ko may hayop din sa akin. Shit. Okay. Huwag naman sanang ibon, ganyan. Si Donkey Kong. Shit. Si Sonic the Hedgehog. Puro hayop kaya yung sayo. And si Mario. Super Mario. Super Mario. Okay. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Donkey Kong. Alam ko lang siya na sikat siya, pero hindi ko alam kung anong storya niya. So, siya na lang yung ikikill ko. Monkey siya. So, monkey hindi monkey. Gorilla. Gorilla siya. Ewan ko nga bakit Donkey. Hindi naman siya Donkey. Kaya nga. Ikikill ko siya kasi di kami close. Si Sonic naman, feeling ko siya yung ifa-fuck ko. Parang bilis. Oo, kasi parang ang astig niya, parang feeling ko dominant siya sa kama. Oo nga, no yung mukha diba? Niya. Parang feeling ko ang astig kasi niya. True. So, parang feeling ko mas adventurous. Kasi maliit siya. Oo. Si Mario, siya yung imemeri ko kasi pag nahanap namin yung princess, kinapin namin siya, tapos hingi kaming ransom. Diba, yun yung purpose ni Mario. The princess is in another castle. Ganon. Lagi siyang ganon. So parang pag nahanap namin siya, yun yung purpose ng buhay niya. Oo. Okay. Ikaw. Hindi ko ipa-fuck mo si Donkey ko. Oo. Bakit? Ay, hindi. Papatayin ko ba siya? Well, hindi. Ipa-fuck ko siya. Ewan ko, bakit? So, papatayin ko si Mario. Ah. Ewan ko, nainis lang ko sa itsura niya. Tapos, wait, ano natira? Mary. Imemeri mo si Sonic. Oo, kasi feeling ko, makapag-travel ako with him. Oo, so, mabilis. Walang traffic, you know. Kaso may hilo ka lang.
very useful siya lalo sa Pilipinas. Parang oo, feeling ko, like tanong-tanong lang utility. yan sa mga Kahit Pilipinas. di siya mayaman, di siya Yes, parang guwapo, but, you know, useful siya. So, ayun. Ang ganda. Parang, pagtanto natin na parang sarili natin yung lumitaw yung pagkatao natin sa game na to. Mga Chef. Priorities natin sa life. Kaya nga. Okay. Mm. So, let's go back to our... Parang feeling ko yun yung main topic natin. Nag-enjoy ako doon. Oo. Balik na tayo sa totoong topic natin, which is regular sex. Okay. To cap off the episode, anong advice mo sa mga gustong itry? Or walang choice kundi, alam mo yung parang ngayon, nakikinig sila. Meron sila. Search na Google sila, regular sex. Okay, is it okay to have sex? Lumabas yung video na to. Anong masasabi, sasabihin mo sa kanila? Go ba sila? Or wag mag-go? Anong advice? First of all, ewan ko kung bakit kinda tabu siya. Siguro dahil kadiri, pag inisip mo. But totally safe siya. Walang dahilan kung bakit hindi nyo siya gagawin. Walang dahilan para i-starve nyo yung sarili nyo ng sex or whatever kapag meron kayo. Kasi ang daming workaround kung may mga ayaw kayong components nung process. Diba? Pati sa masturbation, pwede siya. Kung may partner kayo tapos you've never done it before with that person, walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Tapos parang, or kung curious kayo, at least try it once. Tapos charge to experience. Pero in terms of advice, banyo, promise. Yun lang yung key. Yun lang. So talagang yung regular sex, mas okay siya kung para makakapaglinis kayo kaagad. Ako kasi parang hassle naman na parang dali ang aliw tapos ang tagal-tagal yung lilinis. May pangmatagalang consequences. Pamatagalang mancha talaga. Yeah. Yeah. Feeling ko yun din. Ako wala akong ma-advise kasi hindi ko pa siya na-try. Pero, kung ano ako, feeling ko, ako din naman kasi, parang syempre yung pagiging horny, parang hindi mo naman siya na-schedule. So, may times na gusto nyo siyang gawin, pero yung asawa nyo, meron. Yun, may may ways on how to do it. We find ways. Oo. BDO. Charot. Ayun lang. So, nag-enjoy ako sa episode natin dahil dun sa game. Dahil dun sa game. Nag-enjoy din naman ako sa episode natin dahil dun sa topic. Kahit and sana, sana may yung mga on the fence about it. Or, meron bang magbabucket list ng ganun? Kung nasa bucket list mo siya for some reason, gawin mo na, walang mawala. Or, kaya nga. Diba? Parang, wala lang. Ang tawag ng laman, huwag yung pigilan. True. Lalo na kung safe naman. Alam mo lang consequences. Or, siguro reminder lang na possible na mabuntis. Yun lang. So, kung married kayo or committed kayo and wala pa kayong balak mag-anak, don't skip on the condoms. Yeah. Yun. Dati na may misconception tayo na pag hindi ka majojontis. So, ako akala ko din but no. So, ayun, kung wala kayong plano, mag-condom na lang. Tapos parang, at hindi pa mababahiran ng, kung di ba, ma-arte ka. Yeah. Yun. Yes. Alam mo, speaking of, natawa nga ako kasi, last week ba, or, yung recently meron ako. Tapos, gusto kong mag-sex. Tapos, magko-condom na ba ako? Sabi ng jowa ko. Tapos parehas kaming may condom sa wallet. It's so funny. Bakit? Wala lang. Shit. From past life. Oo. Things na hindi na nalis sa wallet. Hey, actually, sa'yo galing yung condom na yun. Nasa Taiwan pa tayo. Ayo, oo. Yung Durex.
So, pero itinago mo, ano yan, remembrance? Hindi ko naman ginamit ni Mal. Andito pa rin siya, parang memento ng buhay natin. Sa Taiwan. And I don't think effective pa to kung sakali. Kasi nainitan na siya sa storage and everything. Ilang taon na yun? Ay, may ganun ba yung mga condom? Di ba? But, oo. Parang, na ano ba sila? Parang, di ba sila lulutong? Ah, so... Feeling ko may expiration na yung condoms eh. Wait. Do condoms expire? Most condoms have expiration dates printed on the packaging. Mm. Avoid using a condom after it has passed expiration date because it will start to break down, become much less effective at preventing STDs and pregnancy. Mm. Pero at least parang may remembrance. Yeah. But usually, akala ko ginamit 5 years mo siya nung nakipag-jer-jeran ka dun sa German. Ay, meron siyang sarili niya, in fairness. Ah, okay. Ano lang naman yun eh, emergency condom. Okay. Ayun. So yun, yun lang sa episode and, natin today. Kung gusto nilang, kung nag-enjoy sila dun sa kabulastugan nating game show, mag-send sila ng game ideas kasi naubusan na kami ng mga gatas fun things. Natin. Oo, promise. Or hindi promise, pero you know. Ayun. So, that's it. May sasabihin ka pa ba? But, wala naman. Okay. Enjoy life. So. The fullest. Regla. With regla or without regla. Oh. With or without regla. Mm-mm. True. So, ayun lang. Thank Thanks you. For listening. No energy na. Oo nga. Ba. Baboy.